Hello and welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa may Padre Power Outfall. Ayan po oh. So, medyo marami pa rin po yung mga nakukuha nilang basura dito. And nakalagay na po sa sako. And meron pong mga kawayan na naman po na nakuha dito sa dagat ng Manila Bay. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo rin po, no, dito na area sa may Padre Faura Outfall, eh meron pong mga nag-crack dyan ng mga semento. So, sana po, no, maayos po yan para maging maganda pong tingnan kasi sa ngayon, eh, ayun nga po, medyo sira po at hindi po magandang tingnan. So, sana maayos po itong nasira ditong mga semento. Ayan. So, and so, ito po yung update ngayon dito sa may Padre Faura Outfall na ito nga po, may mga nakaabang na dito na mga sakong-sakong basura. Inaantay na lang po yung truck na i-pick up po ito. So, napakadami na naman po ngayon no, na nakuhang basura dito ngayon sa area ng Manila Bay. Kahit may init na po masyado dito, eh marami pa rin pong mga namamasyal. Ito po. So, karamihan na pumupunta dito, eh mga nagbabike, no? So, mga malalayo pa yan sila galing. Yung iba, galing pa ng mga Cavite para makapasyal dito sa may Dolomite Sand area at sa buong kahabaan ng Manila Bay. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may rampahan area. Ayan, so kung mapapansin nyo, no, meron pong mga kahoy po dito. So medyo hindi pa po malinis dito na area kumpara po doon sa may Padre Faura Outfall. So, marami pa rin pong mga nakatambak dito ng mga basura. Ayan po. Dito tayo sa may, malapit na po tayo sa may rampahan. Ayan, so, ito din po, no, itong hagdanan dito, hindi pa po nalalagyan ng hawakan. Ayan. So, parang ito na lang po yung hindi nalalagyan ng hawakan dito na hagdanan na area. Ayan, so medyo madumi po na part dito. Ayan, marami pong mga nakatambak na mga kahoy. Tapos may mga bakal din. So sana malinis na po ito para maganda na pong tingnan. Pero dito naman po sa may Baywalk na area, malinis naman po yung mga daanan. Wala naman pong mga pakalat-kalat na mga basura. Ayan, so yung rampahan mismo, eh marami pa rin pong mga kalat, marami pa rin pong nakalagay. Nandyan pa rin po yung mga trash boom na naka-standby po, no? Tapos meron pong mga malalaking lata pa rin, so hindi pa rin nakukuha
dito sa may rampahan area. So medyo marumi pa rin pong tingnan dito sa may rampahan. Pero dito po na side, medyo malinis na po. Ayan. Nawala na rin po dito yung dati na marami po mga kahoy na inilagay. So ngayon wala na po gaano mga basura. Yun na lang po yung sa may rampahan area. Medyo makalat pa po. Ayan, so yun po yung update ngayon dito sa Manila Bay. Ayan, no? So medyo makalat po dito sa part na ito, dito sa may rampahan. Kasi marami pong mga nakalagay. Meron pong ito, mga bakal. Tapos meron pong trash boom. So ito po yung mga inanod na trash boom. Nilagay na po dito sa may seawall. Nakapatong na. So ayan, hindi pa po nakukuha itong mga basura na nandirito po sa may rampahan area. Tapos ayan din po, oh, may mga bakal po na nakaabang. So antayin po natin kung saan po yan ilalagay. Tapos ayan din po, oh, medyo madami po na part dito sa may rampahan. So sana malinis po. Ayan, so ito po. Ayan, so ito yung kahapon na nililinis po dito sa may rampahan area na part. So wala na po dito yung gabundok na buhangin na may kasamang mga basura. So malinis na po dito na area. Ayan. Ngayon kasi dati nung nakaraan, sobrang dami dito ng mga basura. So, nawala na po, no, yung mga nandirito na mga basura. And doon po sa may dagat na area ay meron pa rin pong mga water hyacinth po na hindi pa po nakukuha. So, medyo madami-dami pa po yun. Ayan, so ito po yung update dito ngayon sa may rampahan area na part. Meron pong malinis at meron pong hindi. Ayan, so sana tuloy-tuloy na po itong paglilinis nila. Ayan, oh. Ayan, so dito banda, dito na the side, kapag pumesto ka dito, kitang-kita mo talaga yung mga trash boom na nandiyan sa rampahan area. So hindi po natin alam, no, kung kailan yung tatanggalin. Antayin na lang po natin, i-update ko din po kayo kung natanggal na yung mga trash boom na nandiyan sa rampahan at mga yung mga lata na malalaki. Ayan, so yan yung mga tao naman po, eh tuloy-tuloy naman po yung mga pagdating nila. Kasi pumunta sila doon sa may dolomite sand. So nandito pa rin po itong mga malalaking bato. So nakaabang. Yan.
Nantayin natin kung saan po ito ilalagay. And so, yun po, ito po yung update ngayon dito sa may rampahan area. Ayun, daming ibon. Ayun, oh. Wow! Ang daming ibon. Yan, so nandito din po itong mga maliliit na mga bato na bagong deliver. So nandito na po tayo sa may Remedios Outfall. Well, ito po yung mga ganapan dito ngayon. Nandito pa rin po itong barge. Meron pa rin po silang inaayos. So, malinis naman po dito na area. Unlike po doon sa may rampahan area. So, dito, malinis naman po. Tinanggal dito na mga wooden fence. Ayan, oh. So, ito yung mga tinanggal na wooden fence. So, baka lalagyan din po ito dito ng araw po. Katulad doon sa may phase 1 area. Doon sa may CR. Ayan, so malinis naman po dito na area. Dito sa may Padre Faro Outfall. So hindi lang po natin ma-video yung dagat kasi bawal pong pumasok kasi meron pong ginagawa dito sa loob. So, hindi natin alam kung meron pa rin pong mga balutang-lutang na basura. So, sana wala na po. No? Naubos na po yung basura. Doon na lang po. Medyo madami sa may Dolomite Sand area. Ayan. So, sa ngayon kasi, hindi tayo pwedeng pumasok kasi meron po silang ginagawa dito. Ayan, so tuloy-tuloy po yung paggawa nila dito sa loob. Antayin na lang natin kung kailan po tayo papasukin. So, kanina umaga, marami pong mga namamasyal dito. So, ngayon, dito sa may Remedios Outfall, wala na po gaano kasi sobrang init na po ngayon dito. Wala din po tayong masilungan kapag sobrang init na. Ang daming ibon ngayon, no, na nagsilitawan. Ayun, oh, ang daming lumilipad na mga ibon.